sa barangay San Nicolas, Guagua, Pampanga. Abalang naghahanda si Lola Rosa Santos. Bago mag-alas 7 ng umaga, paalis na siya ng bahay. Tulak ang karitong bakal na ikinabit sa lumang bisikleta. Magsisimula ng maglakad si Lola Rosa. Araw-araw, inaabot ng 3 kilometro ang kanyang nilalakad. Sa edad na 84, sa pangangalakal ng basura, nabubuhay si Lola Rosa. Hirap ng maglakad. Baluktot na rin ang kanyang likuran. May kabigatan din kasi ang itinutulak niyang karitong bakal. Pero nakabaluktot na yung katawan mo. Hindi! Okay. Parang hindi ka makatayo na ng diretso. Ayan yung hindi. Kapatingin nga. Oo. Ayan. Tutulungan pa ba kita o kaya ikaw kaya na? Kaya ko na. Sige. Sigurado ka? Oo. Atin, atin ka. Wala ka no. Ay wala. Ito, isang karton. Oh. Pati ba ang karton na bibenta? Oo, 2 piso, 1 kilo. Kagaya niyan, 2 piso po tonay? Ito, 2 piso? Tinitimbang. Ha? Tinitimbang yan. Ah, tinitimbang din yan? Oo. Talaga? Ano ang pinakamahal na kalakal? Ay, yung plastic. Yung plastic? Oo. Ang lakas pa po ng katawan niyo? Oo, hindi ka gumanyan. Hindi may hina yung katawan mo. So pag tumigil kayo, parang pakiramdam nyo, inaanap hihina. Po, ay, nahanap-hanap ng katawan nyo po. Oo, inaanap ko rin pangangalakal. Ito pala nagpapalakas sa inyo. Oo. Bago mapunta sa pangangalakal, nagtrabaho bilang labandera si Lola Rosa. Dinatabi ko yan. Sa ilalim ng init ng araw, nakikipagsabayan si Lola Rosa sa mga sasakyan sa kalsada. Saan mo? Thank you. Ay, sandali. May dadaan ulit. Tumambi okay, ulit tayo. Okay. Ayan, din yan. Thank you. Malinaw pa ba ang mata nyo? Oo. Hindi malinaw ang mata ko. Hindi ako mangangalakal. Kwento ni Lola Rosa. Habang siya'y nag-iikot para mangalakal. May mga pagkakataong hinihintuan at inaabutan siya ng tulong ng ibang tao. Makikita ko yung nakakotse, papanadaan ako, bibigyan ako ng pera. Kukunin ko naman. Ay, dapat lang. Oh. Hindi ka naman nanghihingi. Primero, ayaw kong kunin, hindi naman ako nagpapalimos. Oh. Kunin mo kanya, tulong namin sa iyo, ni sister, gano'n. Dalawang araw kayong mag-iikot. Oo. Dalawang araw po kayong mag-iipon. Oo. Tapos yun, pagkabukasan, pagbili ko na. Mga magkano naman yun? Ayun, misan na. May 500, hindi para-pareho. Misan, 400. Kumpormi sa kalakal. Seventeen. 104. Ayan, ayan yung benta niya. Buti siya wala. Ngayong umaga, kumita siya ng 104 pesos. Pagkatapos mga lakal, umuwi na ng bahay si Lola Rosa. Pagdating sa bahay, mas naintindihan namin kung bakit nagsisikap si Lola Rosa sa kabila ng kanyang edad. Bakit ka naman nangangalakal pa sa edad na 80? Ay, wala akong anak, namatay, dalawa lang. Hmm. Eh, yung ano ko, apo ko, mahina lang magtrabaho yung asawa niya. Kaya bang malakas ako, hindi ako magpapabigit sa kanila. Hindi siya, binibiglang ko pa sila. Hmm. Ano ba, nakaka... Lumakundahan, 300, hindi 100, bigay ko sa kanila. Yung iba, bibili namin pagkain sa bahay.
Anong pakiramdam pag sa edad mo na yun, nakakatulong ka pa? Ba? Maligaya ako. Kahit na matanda ako, nakakatulong ako sa mga apo ko. Taong 2015 pa nang mabigyan ng senior citizen card si Lola Rosa. Kwento ng asawa ng kanyang apo, nakakakuha ang kanilang lola ng 500 pesos kada buwan. Pensyon itong galing sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga indigent senior citizen gaya ni Lola. Yun nga lang, hindi ito sumasapat. Nakakalimutan lang ko yun eh. Kasi isang buwan no, matagal, tapos makakalimutan niya. Nakakala niya hindi siya nakakuha. Dahil nagtrabaho sa tinatawag na informal sector bilang isang labandera, hindi siya nakapaghulog sa Social Security System o SSS gaya ng mga empleyado sa formal sector. Yung income security na tinatawag natin na karamihan sa ating mga nakatatanda ay hindi naman mga professional worker dati. So wala silang kakayanan makapag-contribute sa SSS, sa GSIS. So ngayon, nung nag-retire na sila, is wala silang natatanggap na pensyon. So ang nangyayari, wala silang choice kundi kailangan nila maghanap buhay. Kaya ang tanging inaasahan niya ngayon ay social pension para sa mga indigent o pinakamahihirap mula sa DSWD. Salamat, lugo ko eh. At para matustusan ang araw-araw na pangangailangan, tuloy lang si Lola sa pagkayod. Alawa ako din sa mga apo ko. Hindi ako hinihingi sa kanila. Gusto ko sa sinanggalingan ng pawis ko, siya nga ng tari. Ang 72 taong gulang naman na si Lola Esther, nagtrabaho bilang security guard sa NAIA sa loob ng 11 taon. At dahil nakapaghulog sa SSS, meron siyang SSS retirement pension na umaabot sa 2,300 pesos kada buwan. Nakatanggap na rin siya ng 500 pesos na social pension mula sa DSWD. Ganito ang forma ko, anak, parang kumuklo. Ikon sa inyo. Pero gaya ni Lola Rosa, kailangan pa rin niyang magbanat ng buto para matususan ang kanilang mga pangangailangan. Kulang man ako, kulang. Kung hindi ako magsika pa, mamatay kami. No? Sabihin natin ang gobyerno ay they are thinking sa atong kwan, kabutihan, pero kulang man ako. Lalo na katulad kong may diferensya, kailangan kong bumili ng medisina. Marami anak, ay pagkain mo lang, mga personal needs mo, naku anak, kulang na kulang. Sa nakalipas na 13 taon mula nang magretiro, ang pagtitinda ng ice candy ang naisip niyang paraan para kumita. Isang lumang stroller na bigay ng kapitbahay na nagsisilbi niyang tungkod at kaagapay sa hanap buhay. Avocado, mangga, chocolate, ubi. Pagtitinda anak, talagang simula-simula yun na ang nakaugalian ko. Kasi madaling magkapiras paninda eh. Ma'am! Ma'am! Hello, ma'am! Aminado si Lola Esther, nahirap ang kanyang katawan sa pagtitinda. Minsan na rin kasi siyang inatake sa puso noong 2013. Huwag ka ng isa. Talagang hirap na. Hirap na hirap na hirap. Bawat hapon, iniyakan ko pagdating ko. Ang hirap na hirap ang katawan ko. Pero pinakatawanan ko dahil andyan na pa salamat ako buhay pa. Avocado, mangga, chocolate, ubi. Kahit matindi ang sikat ng araw, hindi mababakas kay Lola Esther ang hirap at pagod. Awa ng Diyos anak na puna ko sa mga may sasakyan, may respeto din sila sa akin. Pag nakita nila ako nga incoming, magkuhan sila, gaganunin nila ako din nanay. Parang pag ganunin ba, paunahin daw ako. Alas 11:30 ng tanghali, bumili si Lola Esther ng 10 pisong ulam na gulay sa isang tindahan. May baon din siyang kanin para sa tanghalian. Isa lang ang anak ni Lola Esther. Taong 2016, nang matanggal sa trabaho ang kanyang anak dahil sa sakit na katarata. Mula noon,
si Lola Esther na ang naghahanap buhay para sa anak at apong nag-aaral. Mangga, chocolate me! Tulad yan, ang anak ko walang trabaho. Akin lahat, anak, lahat ng mga kuna, ano, kutsin-kutsin na doon. Kulang, anak. Nadagdagan man ng yung sa social pension, hindi pa rin. Nang tanghaling yun, maswerte si Lola Esther na ilang kapitbahay ang pumakyaw sa kanyang mga paninda. Ngayong araw, mahigit 300 piso ang kinita ni Lola Esther. 350, 26 upon 376. Bili ako ng panggatong. May kandila kailangan. Ulam anak. Malinaw na hindi sasapat ang pensyon para sa mga matatanda para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ang ilan gaya nila Lola Rosa at Lola Esther, kailangan pa rin magtrabaho sa kabila ng katandaan. Bakit ako magkunwari, anak? Ang inaasam ko nga mayroong magbigay ng pangkabahin, sino magbigay? Kung hindi tayo maghingi, walang magbigay, anak. Kung may pension ako, mapapagod na lang ako. May dumarating naman sa akin, magtatrabaho pa ba ako nyo? Kung tutusin, itinakda ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 na dapat matulungan ng gobyerno ang mga senior citizen na may kakayahan at kagustuhan pang maghanap buhay na makakuha ng ligtas at disenteng trabaho. Aminin din man natin o hindi, is hindi naman talaga siya friendly for older persons. Diba? So maliban dun sa forced retirement na meron tayo, at the same time, kapag nag-apply ka ng trabaho na ikaw ay senior citizen compared to the younger one, sino mas pipiliin ng employer? Sa isang mahirap na bansa gaya ng Pilipinas, tila hindi uso ang salitang pagre-retiro para sa mga gaya nila Lola Rosa at Lola Esther. Ang kanilang pagbabanat ng buto para mabuhay, ayon mismo sa kanila, magpapatuloy pa. Kaya pa ako, talagang kikilos ako na. Ayaw, parang hindi ako sanay na hinihintay lang ang tulong ng kapwa. Hanggang kailan mo gagawin ba ito? Hanggang nasisiis ko, Koy. Hindi na, sisigil na ako. Kahanga-hanga ang kanilang pagsisika para maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sana naman, mabigyan din sila ng sapat na suporta ng pamahalaan. Lalo na ang mga iginugupo ng malubhang